So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana na sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China ng mga vloggers, makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Association, sa katakala makahabayan, ang kalang mga paninira ay may gitutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pabibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga kabayan, and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start, mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila pa ng tinatawag po ng mga keyboard wars, mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po? Nagangalan po na user, versyang 69 ng mga comments. Nandiyari po si Ma Maria Midasiplon, versyang 63 ng mga comments. Lori Mamawag, versyang 43 na comments. Ing Gimentisa, versyang 35 na comments. And Ma'am Shane Sibal, versyang 34 na comments. Again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewers dito sa ating channel. And also, thank you so much doon po sa mga viewers natin na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan po sila si Pusong Inami, Edmond Castillejo, Barbara Butler, Lia Ann, Jose Medio Inapiques, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Raza Teruel, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy birthday si Helda Umas Fernandez. That is greetings come from Coley Umas from Singapore. Nandyan po kasama natin ang ating mga viewers, mga early birds. Nandyan po sila si Mama Recres Hernandez, Aurora David, Len Gonzalez, Alicia. Nandyan po si Joey Tevez, Noni Florin Hills, Jillian Casson, FAC, John Kuan, Mona Dalaoy, Zenaida Bautista, Marlod P. Nandyan po si Betty Bautista from Aloha, Hawaii. Hi to Rose Guevara. Nandyan po si Erlinda Ramirez Apong, Eduardo Cartera, and hi to Daisy S. Renren. Okay, so makakabain ko, how are you today? How is your weekend? So if ever meron tayong plano na mag-beach or saan man tayo mag-vacation po kasi nga weekend, mga kabayan, today is a Sunday. So be careful lang po tayo, okay? Doon po sa mga daanan, dapat be ready tayo. Tsaka huwag tayong magpatulog-tulog. Lalong-lalo na tayo po yung magbiyahe, mga kabayan. So sabihin niyo po ang inyong driver na dapat stay awake lagi. Be alert, okay? So para po maiwasan natin disgrasya, mga kabayan. So God forbid, wala pong mangyari, okay? Lalong-lalo na ngayong araw, mga kabayan, di ba na makainit po. Mataas po yung heat index ng Pilipinas ngayong umaga, mga kabayan. So, be careful tayo. Okay? So, anyways, doon po sa ating mga kaibigan po na mga haters, na miss kayo kagad ni Sir Ivan. Hey! How is your morning, everybody? I'm hoping po na good vibes tayo ngayong araw. At saka, of course, balita pa rin po natin yung mga good news. And also, yun rin pong voice recording na inalabas po ni Kibuli, mga kabayan. So I am very sure na halos kayo ng lahat siguro dito na nakapanood na po doon sa voice recording or narinig nyo na po yung voice recording po ni Kibuli, mga kabayan. Ayan po, sa totoo lang, parang pa-feeling victim ang gunggong niya, mga kabayan. Totoo lang, pa-feeling victim talaga eh. Asya, meron pa siyang paiyak-iyak doon po sa bandang dulo, mga kabayan. At magang mapagmataas, mga kabayan,
Diba, sabi pa nga ng mga DBS ng mga vlogger, yung mga pro-kibuloy po ng mga vlogger, mga kaabayan, mga pro-kibuloy doon ng mga supporters, sabi na, no one is above the law daw. Pero ano ba nitong ginawa po ni ano ni Kibuloy, mga kaabayan? Nagtatago siya at ayaw niyang mapakita dito or magpahuli doon po sa ating kapulisan, sa ating NBI, sa PNP, or anumang enforcement agency na naghanap sa kanya, mga kaabayan. Kasi nga si Kibuloy ngayon, di ba meron siyang warrant of arrest? So, dineclare na po nito ng taga-NBI, ito pong si Kibuloy na isa na pong fugitive, mga kaabayan. So, pero wala siyang plano dito na papadakip. Bakit? Alam niyo ba na inakusahan niya itong CPABM, pati na po yung Amerika, mga kaabayan? Kasi nga noon, sabi niya na ang DOJ Secretary daw, si Remulla, merong sinabi sa kanya na ang kanyang kaso daw, mga kaabayan, dismissable daw. So, simpleng kaso na daw, ayon sa kanya, walang problema, madidismiss lang po yan. Pero nang lumipad daw si PBM doon sa Amerika, nag-iba daw yung ihip ng hangin, mga kaabayan. Nagbago daw. Hanggang bumalik daw itong si PBM sa Pilipinas, doon na daw nag-umpisa yung problema niya, mga kaabayan. So ngayon, wala siyang plano po magpadakip dito sa ating mga kapulisan. At meron po siyang inalabas dito na mga request na gusto niya na hindi daw dito mag-interfere yung taga-US, mga kaabayan. At alam niyo ba, meron po siyang sinabi dito na involved dito ang pangalan po ni Vice President Sara, mga kaabayan. Asan pa o doon? Doon po kay Maharlika, kasi nga naniniwala dito ito pong si Kibuloy na yung sinabi daw ni Maharlika tungkol dito sa playbook ng Amerika, i-apply daw dyan sa Pilipinas, mga kaabayan. So ngayon po, ang pangalan po ni Vice President na involved dito, bakit? Kasi sinabi niya na alam rin daw ito ni Pipi Sara at saka sinabi rin po daw ito ni Pipi Sara sa kanya, mga kaabayan. So ang ibig sabihin dito, dahil po na-involve po dito ang pangalan po ni Bibi Sara, meron rin pong alam dito si Bibi Sara or baka siya rin po dito ang nag-advise po kay Kibuloy na hindi po mapakita or mapadakip doon po sa ating otoridad, mga kaabayan. Diba? Kaya nga kinuyog ngayon si Bibi Sara, mga kaabayan, kasi nga doon po sa sinabi po mismo ni Kibuloy, kaya doon po nakalitsi-litsi ang pangalan rin po ni Vice President Sara, mga kaabayan. At saka napansin rin po doon sa bandang dulo ng kanyang voice recording, meron pa siyang paiyak-iyak. May paiyak-iyak pa itong gunggong neto. Bakit ayon lang po nitong harapin po ang kanyang kaso, mga kaabayan? Ito kasing gunggong itong si Kibuloy, pa-feeling pa-victim at saka parang feeling niya untouchable siya, mga kaabayan. Above the law siya. Alam ko po ang ibig sabihin dito ni Kibuloy kung bakit siya nagaganyan at wala siyang plano dito na harap po dyan sa Senado, sa Congress or doon po sa mga sa korte. Kasi feeling niya, mga kaabayan, di ba sabi niya, self-proclaimed siya na appointed son of God. So kapag appointed son of God, walang dapat ba dito na maghusga sa kanya, mga kaabayan? Kasi nga tayo dang lahat, ang sangkatauhan daw ay dadan sa kanya bago na tayo makapunta doon sa ating ama, mga kaabayan. Di ba yan ang sabi niya? And also pag-usapan rin po natin, kasi nga si Kibuloy, nilaglag na ngayon ni Senator Bato, mga kaabayan. Nilaglag po. And also pag-usapan rin po natin, yung mga pag-iingay ni Maluti Kia na naman doon po sa SMNM, mga kaabayan. Bakit sa Ivan? Kasi napag-usapan doon ang kanyang latest po na survey, mga kaabayan, at in-explain niya doon kung bakit daw bumaba po yung rating ni BBM, ang trust rating, pati po yung approval rating. Ito namang sa Admar, sabi niya baka daw napiktuhan doon po sa mga pasabog na inilabas po currently or mga yung latest po na pasabog po ni Maharlika, mga kaabayan, yung ano yung tungkol dito sa PIDIA or tungkol dito sa mga pulburon, baka daw yun ang nakapikto dito kay BBM. So meron pong explanation dito si Tikia, mga kaabayan. Alam niyo ba, naniniwala sila dito sa mga pasabog po ni Hitad? So mamaya, sasagutin natin sila, mga kaabayan. At siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before nag-start, mga kaabayan, well, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin ito, mga kaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How are you, mga kaabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Supporters! And of
Bankers, thank you so much sa ating batoraning viewers, sa ating masulit supporters na si Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating pong mga kababayan pong mga viewers, mga pinklawan, at saka yung mga dilawan. So welcome po dito sa ating channel. And also pagkakabaan ko, konting favor lang po na sana hindi ho natin i-skip ang ating mga advertisements. Malaking tulong ho yan sa ating channel. Kasi dyan po makakasweldo si Sir Ivan kapag papanoorin nyo po ang ating mga advertisement. So kapag i-skip ho ninyo yan, wala pong sweldo Sir Ivan. Okay, so konting favor na naman po. So anyways, una po sa ating pag-uusapan, well, dito muna tayo po sa good news. Na kung saan, na alam lang po natin na nag-sacrifice talaga ngayon ang ating agriculture area, ang ating po mga kababayan po mga farmers, dahil po dito sa dulot po, or sa kabinigay na problema dito ng El Nino, pati po yung La Nina, mga kababayan. So ito po ang gagawin po na hakbang ng ating gobyerno kung paano ito matugunan po at saka paano rin po ito matutulungan po ang ating kababayan po ng mga farmers. So for more details, let's watch this. Aabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng El Nino. Sa pinakahuling datos, lagpas 2 bilyong piso na ang naitatalang pinsala nito sa agrikultura. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Natuyo at hindi na mapakikinabangan pa ang mga palay na nakatanim sa ilang sakahang napuruan ng El Nino. Dahil dito, nasa 20 lokal na pamahalaan nang isinailalim sa state of calamity dulot ng matinding tagtuyot. May ilang LGU pa na gusto na ring magdeklara ng state of calamity. Sa tala ng Department of Agriculture, pumalo na sa 2.63 billion pesos ang pinsala sa agrikultura. Meron po tayo naririnig na ibang lalawigan na nagmamal o nag-iisip mag-declare ng state of calamity. Pero po, kailangan pong pasok sa criteria. Ano yung criteria na yon? Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot na sa 1.1 billion pesos ang halaga ng ayudang naipamahagi sa mga naapektuhan ng El Nino. Hindi lamang mga magsasaka ang nabenepisyuhan, kundi pati kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga naiabot na tulong ay pinansyal na ayuda, food pack at mga gamit sa pagsasaka. Hindi naman ma-offset yung damage na 2.63 billion nung 1 billion na tulong. Pero po, kahit papano po ay naiibsan po ang paghihirap po ng mga mamamayan na apektado ng El Nino. Farmers yung apektado doon sa sakahan, pero po yung mga pamilya nila, in terms of individuals, ang apektado na is 500,000 individuals. So hindi lamang farmers. So yung tulong na ibinibigay ay para din sa kanilang immediate family. Sa katapusan ng Abril, inaasahang papalo sa 80 probinsya sa bansa ang maapektuhan ng El Nino. Pero nakahanda na ang pamahalaan sakaling mangyari ito. Hindi naman po pare-parehas yan na may pinsala sa sakahan. Handa po kasi po ang budget po ng Task Force El Nino ay nanggagaling sa lahat ng principal agencies na kabilang dito. So merong agency regular budget at saka may quick response fund. Abala ang Philippine Rice Research Institute sa paggawa ng mga hakbang para mapataas ang produksyon ng pagkain para kontrahin ang epekto ng mga kalamidad gaya ng El Nino at La Nina, kabilang ang pagpaparami ng mga binhi na matibay sa tagtuyot at palay na kayang makasurvive kahit nakalubog sa tubig sa loob ng 2 linggo. Libreng namamahagi ng certified seeds ang PhilRice. Nagsasagawa rin ng demonstration sa paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng drone na nagpapasabog ng binhi at pataba. Samantala, siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto na gumagawa na ng mga hakbang ang pamahalaan para protektahan ang purchasing power ng mga Pilipino laban sa epekto ng El Nino at paparating na La Nina.
prioridad anila na maibsan ang epekto ng inflation, lalo na sa itinuturing na vulnerable sectors. Batay sa datos ng DA, lumawak pa ang naapektuhan ng mga agricultural land sa bansa nang dahil sa El Nino, mula sa mahigit 30,000 hectares noong nakarang buwan, ngayon nasa mahigit 50,000 hectares na ito. Pero ayon kay Asik de Mesa, mababa pa rin ito mula sa inaasahan nilang damage sa farmlands. Ito ay dahil sa kanilang mga aksyon at paghahanda kontra El Nino. Pansin natin, hindi ganong kalaki yung area na tinamaan kumpara doon sa mga inaasahan namin. Kasi inaasahan namin more than 120,000 hectares talaga yung posibleng maapektuhan. Kahit sa produksyon ng palay ay tumaas din ng 0.1% sa first quarter ng 2024 kumpara sa first quarter ng 2023. Bagamat may mga damages pa rin, hindi naman maiiwasan yan. Pero yung ginawa ng ating kagawaran na paghahanda ay nasigurado na hindi ganun kalaki naging damage sa El Nino. Aminado naman ito na mayroon pang room for improvement ang kanilang mga aksyon para sa paglaban sa masamang epekto ng El Nino sa agrikultura. At anya, ngayon pa lang, mayroon na silang nakikitang pwedeng iangat o i-develop na mga hakbang tulad sa paggamit ng makabagong teknolohiya kung saan maaari anya itong mapababa ang lawak ng pinsala ng El Nino sa farmlands ng bansa. Ano pa yung mga bagong innovations, technology na para masigurado natin na talagang, kasi ang karamihan na problema na sa mga rain-fed areas. Batay sa datos ng PAGASA, makikita sa kanilang drought and dry spell assessment map, maraming lugar sa Luzon ang may kulay pula. Ibig sabihin nito, ito ang mga lugar na halos di na nakararanas ng tag-ulan sa loob ng 3 buwan. Ayon pa sa PAGASA, aabot pa ng Mayo ang El Nino sa bansa. Pero giit ni De Mesa, halos di na gaano kalaki ang epekto ng El Nino sa palay dahil sinabayan din ito ng harvest season. So hindi na natin ina-expect na masyadong dumami pa dahil marami na rin sa mga lugar yung na-harvest. So ang good news dito mga kabayan is hindi po ganun kalaki yung damage po ng ating farmland dyan po sa Pilipinas. Kasi nga ito po yung natugunan po. At saka meron kasi silang ginawa dito na hakbang 3 months pa before po pumasok po yung El Nino mga kabayan. So meron silang mga ginawa ito na mga countermeasures para po maiwasan na malaki po ang damage dahil po sa gawa dito ng El Nino mga kabayan. So andas na makita natin dito na talagang full support po ating gobyerno po doon po sa ating mga kababayan po, mga farmers, sinuportahan talaga mga kabayan. Kaya nga umabot na po dito ng almost 2 billion po yung ibinigay na suporta po ng ating gobyerno doon po sa ating mga farmers. And also good news na kahit ganun po kalaki yung damage po ng ating farmland dahil po dito sa El Nino, mataas pa rin po yung rice production po ng ating mga farmers mga kabayan. So that is a good news, okay? So anyways, forward tayo. Dito na tayo po sa issue po ng chacha mga kabayan. Kasi nga alam mo natin at nakikita natin na marami pa rin po ditong mga tutol po dito na paamindahan yung 97 Constitution, specifically yung ating economic probation mga kabayan, ayaw nila. Kasi marami pa rin po ditong nauto po ni FPRD na baka daw gagalawin po yung political probation mga kabayan. Sinabi na ho yan ni PBM na walang plano po si PBM na paamindahan po yung political probation. Only the economic probation mga kabayan. Mahalaga kasi yan. Kasi nga ang ating current constitution, economic probation, hindi na kasi umaangkop sa ating generation mga kabayan. So yan talaga po ay dapat para sa akin talaga, butong-buto ako na paamindahan po ang ating economic probation. At para maintindihan natin mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung video presentation. So for more details, let's watch this. Sa kasalukuyan ng ating bansa ay pangatlo sa 83 sa pinakamahigpit sa mga regulasyon base sa Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index ng Organization for Economic Cooperation Development. Base sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo, 13th sa 14th na ekonomiya sa Asia Pacific. Pang 13 po tayo sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Konstitusyon natin, angkop pa ba sa modernong panahon? Marami ang tutol na amyendahan
ang saligang batas. Di kailangan ng charter change. Pero sa gitna ng pagdinig sa Senado, nang ibabaw ang boses ng isang dating OFW. I became the victim of their extreme... Aniya, dapat maging angkop ang ating konstitusyon sa makabagong panahon ngayon, lalo na yung may kinalaman sa ating ekonomiya. The 1987 Constitution was written back in 1986. And at the same time, back in 1986, the Vietnamese government enacted their Doi Moi reforms. Doi Moi means renovation. And they went with full-on capitalism and they started to get rid of any restrictions against foreign direct investments. And look at the effects. In late 2021, the Philippines was overtaken by Vietnam in terms of GDP per capita. Ayan, nauusan po tayo. Sino ang nakinabang sa pagbubukas ng ekonomiya ng Vietnam? Siyempre ang kanilang mamamayan. Sa katunayan pa nga, sa pagunlad ng Vietnam, dun pa mas piniling makipagsapalaran ng libu-libong overseas Filipino workers. Sa buong mundo, may mahigit 1.7 million OFW. Katumbas niyan, ang napakaraming anak na lumaki na hindi kasama ang isa sa kaniyang magulang. We cannot forever keep on depending on sending out OFWs to work abroad and be away from our families to send money back home. We need to find ways to bring lots and lots and lots and lots and lots of decent paying jobs from abroad to come to the Philippines. Pero bakit nga ba hindi pinipili ng maraming foreign companies ang Pilipinas? European, Australian, British, Canadian, American companies na pumasok sa Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Halos lahat ng mga yan, unang tiningnan ang Pilipinas bilang opsyon. Una nilang nakita ang Pilipinas dahil magagaling po tayo mag-Ingles eh. Magagaling po ang maraming mga inhinyero natin eh. Pero doon po sila natatamaan nung mga restrictions natin. At ano ba ang bentahe ng mga kapitbahay natin sa Asia-Pacific region? Sa Singapore at Indonesia, pinapayagan ng mga foreign companies na magmay-ari ng 100% ng kanilang negosyo sa lahat ng business sector. Ang Malaysia, Thailand, Vietnam at Indonesia nakakaangat din sa Pilipinas sa pag-akit ng foreign investment. At base nga sa Foreign Attractiveness Scorecard, halos nasa dulo tayo ng 14 na bansa sa rehiyon. Bakit kaya ganun? The Philippines is the only country in the region with such explicit numerical restrictions against foreign direct investments, while other countries have no such restrictions written in their constitutions. Dahil dito, may mga foreign investment pledges ang nanganganib na maging pangakong mapako. Eh, ilan dun sa mga investment pledges na yan ay naging totoo na? Ilan ba yung mga planta? Ilan na ba yung mga pabrika? Ilan na ba yung mga kumpanya o yung mga operations, yung mga opisina na natukas dahil dun sa mga pledges. Mukhang pledges pa lang yata eh. At dun po natin makikita dahil mga pledges pa lamang sila. Kaya natin ginagawa itong pagbabago na ito. Puhunan para sa mabilis na paggulong ng ekonomiya, trabaho para sa maraming Filipino at pamilyang hindi mabubuwag ng dahil sa kahirapan. Huwag nating hadlangan ang mga pagbabagong ito. I-correct natin yan. Kaya nga gusto talaga paminahan dito ni PBM po ang ating constitution makaabayan, yung economic provision, kasi nga sayang kasi yung mga pledges ibaka maging bato pa makaabayan. Marami na pong pledges po na nakuha po si PBM. Ang problema kasi dito, hindi sila ito nag-go signal kasi dahil nga dito po sa restriction po gawa ng economic provision na current makaabayan under po sa ating 1987 constitution. So dapat talaga yung paambyendahan na po. Sino ba dito ang agree na pabor dito, pamindahan po ang ating economic provision? Please comment down below. At saka alam niyo po makaabayan, sa hindi pa po nakakalam, kung bakit umangat dito yung ekonomiya po ng Thailand, ng Malaysia, Singapore. Alam niyo ba na every 2 years sila magaminda po ng kanilang economic provision makaabayan? Yes, every 2 years po. Pero tingnan niyo ang Pilipinas, ang ating current po, economic provision, ang last po yan na amindahan makaabayan, 1987 pa. Ang tagal na po, 1987, so ilang dekada na ho yan. So I think it's about time na talaga na naman po, amindahan at saka i-adapt po dito ating provision, economic provision, base po sa ating henerasyon makaabayan. Dapat magkahanay ho yan, okay? So mas okay naman talaga at dapat talagang intindihin natin at sana rin po, dahil po dito sa aking video na ipinakita sa inyo, maintindihan ho yan lahat. Okay? So anyways, for the makaabayan, pag-uusapan na natin po yung tungkol sa SIM Card Registration Act. Kasi alam niyo po, bakit ko ito ipapakita sa inyo at pag-usapan natin? Kasi nga si Sir Ivan, hanggang ngayon, even though na registered na po ang ating mga SIM cards,
meron pa rin po tayong nareceive po, di ba, ng mga text scam. Kayo na po ba, makaabayan? May nareceive ba kayo ng mga text scam hanggang ngayon? Sa Ivan, siguro mga 4 times na yata. Oh, no, no. 3 times last month, makaabayan. 3 times may nareceive ako ng mga text scam. So, ito ang problema. Na saan ba dito yung problema, makaabayan? At dapat talagang ito po'y pag-uusapan na naman po dyan po sa Senado. Ako okay talaga na dapat po itong pag-usapan at para makita dito saan talaga ang problema. Di ba ang goal po dito ng SIM Card Registration Act po na batas, makaabayan, para po matanggal, mawala po yung mga text scam, yung mga kalukuhan po ng ating ibang kababayan, makaabayan, yung mga scammers. Pero sad to say, meron pa rin pong nakakalusot. At saka marami po dito ng reklamo po doon po sa Twitter, sa Facebook. Marami silang ipinost dito, makaabayan. Gintag nga nila yung DICT, gintag nila yung Senado, yung mismo po yung mga mainstream media, para po ito mag-iingay na naman, makaabayan. Kasi nga hindi na po tama at marami pa rin po tayong, makaabayan, na nauto dito sa mga scammers. So ipapakita ko sa inyo yung pong interview dito ni Senator Pimentel. Kasi siya po dito yung hahawak po, makaabayan. At saka plano niyang mag-file po ito ng resolusyon para po pag-usapan naman po itong SIM Card Registration Act. So for more details, let's watch this. Lately hindi ako nagiging victim pa ng mga text scams. Pero bago namin pinasa yung SIM Registration Act, nung panahon na yon, talagang ang dami kong natatanggap na mga unwanted or unknown texts, no? So sa ngayon, sana nga hindi ito nangyayari, pero sabi nyo, marami na rin nabibiktima. So we have to review, ano ba ang butas? Sa tingin ko, ano na eh, technology na ang ginagamit eh. Technology na ang ginagamit para ma-circumvent po yung batas natin. So ang ibig kong sabihin, kahit na registered na yung SIM card, nagagamit pa rin sa kalokohan. Hindi natatakot yung nag-register because alam niya na buksan na yung paper trail, alam niyang anonymous pa rin siya. Kasi hindi siguro tunay na tao yung naka-register. Hindi, baliwala, may pangalan nga, pero wala, it will not lead us to a real person. So we have to find out from the telcos, kasi obligasyon ito ng telcos na kumusta ba yung mga registration system nila at saka registration mechanics nila. Oh, ang ending dapat doon, akong good faith compliance doon, ang ending dapat doon, it will lead us to a real living human person. Wala naman kasi perfect na batas eh. At least ina-address natin yung problema nung panahon na yon, di ba? Ang problema nung panahon na yon is the misuse of text messages through SIM cards. The telco, bale yon, through the telco. So yun ang in-address natin. Akala natin na-address na natin through the main idea of requiring the registration. Kasi kung registered ka, matatakot kang gumawa ng kalokohan eh. Kasi registered ka, kasi matitrace back sa'yo. So apparently, kung bumalik itong phenomenon na ito, nag-register nga, pero hindi natatakot na malaman ng kanyang identity, kasi baka hindi siya tunay na tao, hindi mo rin mahahanap. So yan ang dapat pilitin natin, yung good faith compliance ng mga telcos dun sa requirement ng registration. Well, syempre, first step muna yung investigation na hearing, so that we will know the facts. Malaman natin yung facts. Ano ba to? Sasabihin. Tapos hingi tayo ng explanation sa telco. Baka sabihin naman ng telco eh. And then, ito, mga tunay na tao naman yung ang makaregister lamang. Tapos ang next tanong natin tunay na tao nga ang nakaregister, pero siya kaya ang meron kayang ibang taong nakagamit. Yung mga ganong tanong. So we really need to have a hearing or investigation. And then saka natin malalaman. May kakulangan ba sa wording ng law? Pangalawa, meron bang loophole na nandun sa law? Kasi pwede kasi hindi namin na-imagine. Pwede kasi sa panahon ngayon, lalo na kung yung batas ay involved ang technology, di ba? Pwede kasi maklaim mo, alam mo na lahat ngayon. Ngayong araw, alam ko lahat ng technology. Pero bukas, may new technology na inaimbento.
So kahit nasulat natin yung batas ngayon, hindi natin na-cover yung technology na lumabas bukas, nalalabas bukas, kasi hindi pa natin siya alam eh, nung ginagawa yung batas eh. So yung mga ganun, so we need to have a hearing so that we will know kung number one, may na-miss ba kami, di ba? Na existing na nung time nagsinulat yung batas, so yan yung may kakulangan. Yung may words baka mayroon na hindi klaro na ginamit. And then number three, may bago bang technology na kailangan na natin isama na yun na hindi natin alam nung sinusulat yung batas. So ganun, these are the problems pagdating sa paggagawa ng batas na about technology. So para sa akin makahabay, no? Kasi sabi ni Pimentel, baka daw ang butas nito, baka mayroong ginamit po na ibang technology yung mga scammer, mga kabayan, di ba, sabi niya. So para sa akin, no, I think isa po dito sa mga devices na ginagawa po ng mga scammers, text blasting, mga kabayan. Meron kasing device, so yan, na malaki na, parang ganun kalaki yata yan, device na, ano, na text blasting. Naalala ba natin yung na-raid po yung Pogo, mga kabayan? Naalala ba natin, di ba, kung nakita doon sa makapulisan natin na marami pong nakahilira na mga SIM cards, mga kabayan, na naka-insert, di ba, ang dami ho yun. Di ba, ang isang bloke yata, umabot yata ng 500 po lahat ng mga SIM cards. So sa gilid noon, kung napansin nyo, merong malaki po na black na parang, ano, parang bar na ganun, mga kabayan. Yun po ay text blasting na, ano, na device na ginamit. So probably, yun po ang ginamit dito po sa pang scam, mga kabayan. Pero ang tanong kasi dito, ano ba, anong tungkol dito sa mga SIM cards na ginamit ng mga kabayan, yan ba talaga yung mga registered na mga SIM cards? Or yan ba ay registered, pero bakit ginagamit pa nito pang scam, mga kabayan? So kapag hindi kasi yan, maresolba po ng ating mga telcos, mag-isip dito ang taong bayan, baka isa sa kanila ang nabayaran, mga kabayan. Kung hindi man dito nabayaran po ang mismong telco, baka mayroong natrabaho dyan sa loob po ng telco, isa po sa mga assistant, mga kabayan, baka yun po ang nagpapalabas ng mga SIM cards na untraceable, mga kabayan. So yun po akong nasa isip, baka yung mga SIM cards na yan, untraceable yan. So kahit po anong gagawin nila, eh wala silang problema, hindi sila ito natatakot, kasi nga untraceable po yung mga SIM cards na yan. Parang naging dummy lang po, mga kabayan. Ang tawag niyan, dummy. So dapat itong resolban, no, kasi ang pangit talaga. At saka parang magiging walang kwenta dito yung batas po na ginawa ng ating gobyerno, SIM Card Registration Act. Unlike dito po sa Saudi, makahabayan. Lalo na talagang takot dito, gumawa po dito ng kalokohan yung ibang lahi. Pero meron pa rin pong tumatawag, pero ginagamitan kasi lang yan ng BPN, makahabayan. Pero hindi po ganun kadami. May tatawag sa iyo na may problema daw ang inyong bangko, nang ganun. Kahit kahapon, naka-receive si Sir Ivan, may nagtawag doon, ibang lahi, I think Indiano yata yun. Tapos ngayon, alam ko po na yun po ay scam, kasi nga alam ko na walang problema po sa aking bangko, makahabayan. Kasi nga every weekly, tinitingnan ko po ang aking credentials, like for example po, ang aking ikama. Kasi nga every month sila, magpa-renew dito ng aming ikama, makahabayan, dyan po sa mga bangko namin. That is para kasi yan sa security reasons. So okay naman ho yan, dapat monthly. Pero may pumasok po na tawag kay Sir Ivan, sabi na may problema daw. At saka kailangan ko daw ibigay sa kanya ang aking bank account, bank number, pati rin yung PIN. Abay, gong-gong. Ang tingin niya sa akin, makahabayan, tanga. So tinawagan ko kaagad po ang aking bangko. So doon ko nalaman na wala pong problema ang aking bangko, makahabayan. So yun po yung mga scammers. So talagang bantay-bantay tayo po. Nandito po sa Saudi, marami pong ganyan na mga bosado talaga eh, mga kulukoy, makahabayan. Ginagawa pa dito mga tanga ang mga Pinoy. Mga Pinoy pa. So anyways, forward tayo, makahabayan. Kasi nga Meron pong ako malat ngayon na post, at meron pong plano nga pala this coming April 14 yata yon, if not mistaken, kasi meron na po silang rally na gagawin po. So sabi dito sa rally, makahabayan, ito po yung post doon po sa mga Duterte groups. Sabi dito, meet the MC this April 14, 2024. Si Giselle Sanchez daw, punta, makahabayan, and Willie Rebillame. Inviting everyone to join us, one in hakbang ng maisog na naman, a candle lighting prayer rally on April 14 at 6 p.m. in the evening sa DNSTC, Mankilam, Tagum City. Expected attendance, 100,000. 100,000 naman po. Doon po sa Cebu City, 100,000. Pero ilan na po napunta doon? Hindi umabot po ng 5,000, makahabayan.
Ay, nakatawa naman. Expected attendance, 100,000. Hakbang ng maisog, maisog ba? Hakbang ng mga duwag, dapat ang correct dyan, hakbang ng mga duwag. Katulad dito po kay Kibuloy, napakaduwag na ng gunggong na yon. Ayaw niyang mapakita dito at ayaw niyang pang, ayaw niyang ano, harapin dito ang kanyang kaso makabayan. So yan po yung hakbang ng mga duwag. Manghihikay sa dito na mga tao na nagbabakasakali sila na marami pa sa itong mauto makabayan. Hindi na ho yan mangyari. Bakit? Alam niyo ba kung bakit po kumunti na dito yung mga Duterte supporters? Actually, aside po dito, na kung saan siguro para sa akin, no? Kasi nga nalaman na dito ng taong bayan yung mga ginagawa po dito ng mga kabulustugan na mga Duterte from the previous administration na ngayon lang po na nalaman makabayan. So sumingaw po yung mga kalokohang ginawa ng mga Duterte. So ngayon na po nalaman ng taong bayan. Maraming nabudol makabayan. So dahil po nagising na ang taong bayan, lumipat na po sila dito po sa mga ano, sa mga Macamarcos makabayan. So marami pong ayon po sa report na inilabas po ng News 5, marami pong supporter ngayon ang mga Macamarcos. So for more details, let's watch this. Sa isang interview sa programang Story Ko ng One News ngayong Webes, may panibagong pag-aaral ang Okta Research Group. Ayon po kay Professor Ranjit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kanino sila kumakampi ngayon. Sa susunod na linggo pa, ilalabas ang formal na pag-aaral, pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o 3 sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 sa bawat 10 naman o 20% mapanig sa Pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga Dilawan o ang mga Pula, ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate at ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal, ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas marami pa rin ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte. 31 versus 20 percentage points. Malaki pa rin ang impluensya ni Duterte. At ang talagang malinaw, halos nalusaw ang dating oposisyon. Pero kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided. 45%, halos po kalahati. Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila hahanay. Yan ang bloke na kailangang ligawan ng mga magkakatunggali, maging ang ruling Marcos camp o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Tutal may oras pa naman, mayigit isang taon pa para tayo magnilay-nilay at magdesisyon. Okay, so base doon sa sinabi po ni Linggaw Makabayan, sabi niya yung dati daw opposition, halos daw na malusaw na daw dito. Yung mga Pink Clown Makabayan o yung mga Dilawan, hindi naman ganun kalusaw, nandyan pa rin po sila. Pero dito kasi sa survey na ginawa po ng Okta Research, pinapili kasi sila kung saan sila dito susuporta Makabayan. So dito po ang mga Pink Clown, sumuporta kasi sila dito po kay BBM. Kaya marami po doon or mataas po yun ang rating na support dito po sa mga Macamarcos kasi nandiyan rin po yung mga Pink Clown Makabayan. So thank you nga pala sa mga Pink Clown, no, na sila dito ay sumuporta po sa ating presidente kasi nga the same rin po sila sa atin po na opinion Makabayan. Gusto rin po ng mga Pink Clown na lalago po at gaganda po ang pamumuhay po ng mga Pilipino diyan po sa Pilipinas. The same rin po niyan sa iniisip po ng mga Macamarcos. Kaya nga sumuporta sila ngayon kay PBB Makabayan kasi nga nagustuhan dito ng mga Pink Clown ang ginagawang hakbang po ng ating Pangulo, ang ginagawang plano po ng ating Pangulo, at saka ang pagiging very strong dito na leadership ipinakita po ng ating Pangulo dito po sa usapin po ng West Philippine Sea. And aside from that, nakita na po ng mga Pink Clown na unti-unti po itong gumaganda, tumataas po ang ating ekonomiya dyan sa Pilipinas dahil po yan sa Marcos admin Makabayan. So even though hindi na dito tumulong po yung mga DDS, yung supposed to be na community Makabayan, so sila ito'y umiwas na sa Macamarcos kasi nga meron sila itong personal na interest kasi gusto na itong iupo po si BP Sara Makabayan.
Yan naman kasi ang goal ngayon ng mga Duterte. Walang iba talaga, ang goal nila, ang iniisip lang ngayon, hindi na tumulong dito sa Marcos admin, bagkus ang kanilang programa dito, ang kanilang plano dito, destabilisasyon, asa gusto lang po nilang pagpresentahan po itong si BBM. Kasi gusto nilang iupo po si VP Sara Makabayan. Kasi po dito ang mga maka Duterte, ang kanilang mga sinuportahan ng politiko, nagkalit-chilit sila sa dito. Kasi meron silang personal na interest, ang kanilang iniisip mga kabayan, ang kanilang mga sarili lang po. Hindi lang iniisip ito ang taong bayan at hindi lang iniisip ito ng mga DBS ang bansang Pilipinas. Ang kanilang iniisip ito, ang kanilang bulsa lang po mga kabayan, di ba? So at least dito nakita po ng Pinklawan na okay po ang ginagawa ng ating Pangulo. Lalong-lalo na ang mga maka-Marcos. So for the mga kabayan, pag-usapan na po natin, ito na pong issue dito sa SMNI kasi nga itong si Tequilla, meron kasing interview. Doon po sa SMNI na kung saan napag-usapan niya yung bakit daw bumaba dito ang rating ni PBM, ang trust rating, pati po yung approval rating. Ang explanation dito ni Admar, ang kanyang partner po na babae, sa lalong-lalo na ito pong si Tequilla, sinakin niya makaabayan na baka daw nakapikto yung mga pasabog daw ni Maharlika or ni Hitad. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung video na kung saan dito na po sinabi nila na konbinsido sila sa inilabas po dito ng mga dokumento na tungkol doon sa PDIA ng mga dokumento ng mga kabayan na yan po ay mga piki talaga at saka walang kwenta talaga kasi wala pong control number at wala meron po dito mga butas na kung saan hindi po consistent ang kanilang data na inilagay po doon sa credentials mga kabayan tungkol doon kay PBM. So para po maintindihan natin, let's watch this. Simple lang ang gagawin mo, di ba? Magpa-drug test ka siguro para at least reliable. Sabi ko nga dito, parang bahay ni Kuya na maraming mga nakakamera mula sa pagkuha ng specimen hanggang sa pagbigay mo sa specimen papunta doon sa mga equipment na gagamitin hanggang sa paglabas mismo ng resulta. Tapos, pag meron ng resulta, isasampal ko doon sa mga nagkakusa sa akin. Para at least, ito. Pero ang nangyari, tinanong siya, tinawanan lang niya. Mm-hmm. Yung mga pasabog o pabulaga ni Maharlika, sa tingin ko, kailangang sagutin na yun ng administrasyon kasi she has been on it since July 2022. So technically, mahigit na almost 9 months. So 6 months at the start plus January, February, March, yeah, almost 9 months na issue. Na 9 months at nakikita natin ang reaction, tinetake down. Kasi kung hindi totoo, ba't mo itetake down? Kung hindi totoo, bakit mo isya shadow ban? Kung hindi totoo, maraming ginagawa sa social media para pigilin ang ginagawa ni Maharlika. So what is the best tool to fight the claims being made by Maharlika, the releases of information being made by Maharlika, is to be transparent and accountable and to respond to that. Now, if after responding, naniniwala pa rin ang tao dun sa sinasabi ni Maharlika, then that becomes a trust issue. Hindi ka pinagkakatiwalaan ng taong bayan sa sinasabi mo. Kasi hindi direktang dinideny. Oo, ma'am. Oo. Kasi mahirap po yung tatahimik ka lang o yung iba nga ang sinasabi is sinisweep under the rug. Kailangan, kasi ayaw mo ma-frame ka ng isang claim, ng isang charge. Yes. Ayaw mo ma-frame ka. So, dapat sagutin mo. So, kung may nagsabi sa iyo, oy, rapist ka. Hindi ba dapat sagutin mo yon? Kung hindi mo yon sinagot, then it becomes the truth based on what people believe who you are. So, ano ang pagkakakilala natin sa isang leader? Kung ang isang leader ang pagkakakilala natin ay magnanakaw, tinapunan mo ng putik, maniniwala ng maniniwala yung tao na talaga magnanakaw ka, ayaw mo ang sagutin. Ngayon, kung yung isang leader ay hindi naman corrupt, apo, at tinapunan mo ng allegation na corrupt ka, magda-doubt ang tao. Yeah. Pag nag-doubt ang tao, magsasabi na
ah, may posibilityng totoo o napupolitika lang. Ayun. So, yun yung dalawang klase ng operations na nangyayari. Ngayon, hindi mo sinagot online. Nag-release ka ng troll army mo. Yung ba ay pagsagot? Hindi rin. Mm-hmm. Kasi ino-obfuscate mo o ginugulo mo lamang yung charge sa'yo. Mm-mm. By coming out with reasons that do not directly respond to the charge. Ayun. Mahirap yon kasi lalo mong ginagawang emotional yung discussion sa isang politiko. Pag naging emotional ang discussion, mas lalo ang taong bayan ay nagsaside dun sa nag-aakusa. Mm-mm. Kasi hindi na neutral ang pag-uusap. Okay, sabi po ni Tikia Makabayan na instead daw, sagutin daw dito yung hamon po ng kabilang kampo ng mga DDS, mga DBS nga pala, na magpa-drug test itong CPB Makabayan. Kailangan pa ba yung sagutin po ni BBM? Tsaka sabi po dito ni Tikia na instead daw, sagutin yun ni BBM na palabas daw ng mga troll army itong si BBM. Troll army si BBM? Alam niyo po ang ibig sabihin po ng mga troll army Makabayan? Yung pong mga account na hindi po nakikita yung mga mukha. Hindi po mga troll army po yung mga pro-admin. Si Sir Ivan, nakikita nyo ba? Di ba nakikita nyo naman ako? Ang ibig sabihin, kami po ay mga legit talaga, mga supporters po ni BBM. At hindi po kami matataw po ng mga troll army Makabayan. At saka kaya naman po namin, kahit hindi na po sumagot ito si BBM, bakit? Kasi kaya po namin sagutin po ang mga banat dito, yung mga fake news po na inilabas po dito ni Hital Makabayan. Kasi kami pa nga dito, nakikita na namin na meron ng mga flaws dito Makabayan, may nakikita namin na mga butas o yung mga problema, yung inilabas po dito na mga picking dokumento po ni Hital. Like for example, ipapakita ko sa inyo Makabayan, kasi nga diba si Hital, nagpalabas na po siya ng bago po na dokumento. Di ba? Pinakita ko kahapon. So, babalikan ho natin yung luma niya na inilabas po na dokumento, which is yung pre-operation report, Makabayan. So, kung ano naalala po, na di ba merong address doon? Ang nakalagay dito na address, isang meron akong nilagay po na green po na arrow, Makabayan. Ang nakalagay dito na address, frequent using illegal drugs inside unit 4-C. Yun po ang address na kalakay Makabayan. So unit 4-C. So yung latest po na inilabas na ano na bagong pong dokumento na inilabas po ni ano ni Hital Makabayan, may problema naman po doon. Ano Sir Ivan? Ito po ang nilagyan ko po ng circle. Na kung saan, 'di ba nakalagay doon sa una Makabayan is unit 4-C. Dito nagbago unit 46-C Makabayan. 'Di ba? Ganun po talaga katanga itong si Hital. Walang ano, hindi sila ito consistent po sa kanilang mga ginagamit po dito ng mga data sa Makabayan. Hindi sila consistent ito sa ginagamit po dito ng mga informations. Pabalintong-balintong. Nung una, 4-C. Ang address po na kanilang gustong i-raid Makabayan. So ngayon, ang nakalagay lang po dito, unit 46-C. So dyan pa lang po, hindi na kailangan na sumagot po dito sa BBM. Kasi kami pong mga pro-admin blogger, kaya na po namin sagutin po dito ang kapiknyusan ni Hital Makabayan. Or kahit na hindi po sumagot dito yung taga-PDEA, alam na po namin kung paano ito sagutin Makabayan. Kasi nga, kilalang-kilala na po namin, ito pong si Hital na ito talaga ay sinungaling gonggong na ito at mahilig talaga magpalabas ito ng mga fake news po ng mga documents, mga fakes po ng mga balita Makabayan. So yan pa lang po, kayang-kaya na po yan. At saka dito rin po tungkol sa hamon nila na drug test, well, ipinakita na ho yan noon ni Attorney Vic Rodriguez Makabayan. So for more details, let's watch this. Okay, hinit ako ng isa pa masay, ano, tungkol dyan sa issue na yan, Attorney Vic. Eh kung bigla ito magkaroon, although hindi naman ito sinasabi ng Comelec na dapat mangyari, dahil wala talaga ito sa batas, ano, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-una ang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory
sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, eh, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang issue. O, di ba? Kahit miso po si Vic Rodriguez makahabayan, alam na alam niya yung totoo. Yung ano, yung video na yan, yung before pa siya dito, na ano, napunta doon sa ibang landas makahabayan, nung naiba pa yan kanyang utak, nung matino pa. So ngayon, hindi na kasi matino itong si Vic Rodriguez makahabayan kasi nga sa kanyang pag-greedy, nung naupo siya doon sa bilang po isang little president, inabuso niya ang kanyang posisyon makahabayan, may plano siya itong mangurap. So yan nga ang napalaan niya kasi nga gunggong makahabayan. So ngayon, galit siya, hatred niya dito kay BBM. Isamantalang, siya po ito ang gumawa po dito ng kabulustugan makahabayan. So dito po sa video na yan, alam na lang po natin at kailangan na po natin, hindi na kailangan po ni BBM magpa-drug test kasi mismo po itong si Rodriguez, ipinakita niya noon ang drug test result po ni BBM. Diba? So ibig sabihin po, kasi kapag babalintong itong si Vic Rodriguez, ang ibig sabihin makahabayan, siya po ay sinungaling, di ba? So anyways, dahil nga umatake sila kay PBM, ipapakita ko rin po sa inyo makahabayan. Kung karapat dapat ba ditong iboto, ito pong si VP Sara this coming 2028 po na presidential election. Bakit si Ivan? Ito kasi yung mga DBS na hanggang ngayon tumitira pa rin po at saka tumitira pa sila kay PBM at ginagamit nila yung rating, yung survey rating, approval rating po na ano na pinalabas po ni Tikia Makahabayan, yung sa Publicos, which is nakita natin na sumadsad talaga itong si PBM. So doon pa nga sinabi na nga nila na hindi daw karapat-dapat na ngayon na mamuno pa itong si PBM, gusto lang pagpa-resign ng Makahabayan. Well, may ipapakita ko sa inyo na video at sa kayo po ang humusga makahabayan kung bagay ba talaga ni Bibi Sara maging presidente po ng Pilipinas. Tinanong po itong si Bibi Sara kung ano ba ang kanyang masasabi, ang kanyang thoughts doon po sa mga plano po ni BBM, sa kanyang inilatag po ito ng achievements at sa kanyang mga nangyari po ng mga proyekto doon po during po sa suna po ni BBM. Pero alam niyo ba ang kanyang sinagot o makahabayan? Bumaling doon talaga at saka doon siya nakabase. Doon lang siya nakabase ang kanyang thoughts po na nakikita niya sa zona po ni BBM ang pagpalakpak lang daw ng mga tao makahabayan. So for more details, let's watch this. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Banco Central ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes, so initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. Oh, di ba? Convincing ba ang kanyang answer, makahabayan? Or baka hindi niya lang po naintindihan?
Pray. Ang ibig sabihin po kasi ng host, ano ba ang kanyang thoughts dito sa mga achievements na inilatag po ni BBM? Ang mga plano po ni BBM? Asa yung mga future plans po ni BBM? Ano ba ang kanyang masasabi doon? Pero ang kanyang una makabayan, parang bumalintong talaga eh. Ang kulang lang doon sa kanyang sagot makabayan o kanyang speech, thank you for your beautiful question. Parang Miss Universe eh. Thank you for your beautiful question. Pero ang kanyang sagot doon, na instead po, na ang gusto kasing malaman po ng host makaabayan, na ano ba ang thoughts niya, ano ba niya ang masasabi dito, doon po sa mga inilatag po na plano ni BBM, doon po sa mga future plans po ni BBM, asa yung programa po ni BBM, or how can it be achieved? Yung programa po ni BBM. Pero ang napansin niya nung una makaabayan, yung pagpalakpak daw ng tao, kasi sabi niya baka hindi daw na ano, baka hindi daw naintindihan daw ng mga tao ang sinabi daw ni BBM. Ang unang napansin ang palakpak, 'di ba dapat instead ang kanyang una pong sasabihin doon or i-answer niya, yung content po ng sinabi po or lahat po ng sinabi inilatag po ni BBM. Yan ba ang klase na leader na gusto ninyo maging presidente po this coming 2028? Nakatakot yan makaabayan. Nakatakot talaga yan. Bakit? Isipin nyo lang po, imagine nyo na ganun po klase na mag-speech itong si Pepe Sara during po sa UN, during po sa business forum po, sa mga state visit. Imagine nyo lang po, kaya-kaya na convincein po ni Pepe Sara ang mga businessman makaabayan o yung mga leader po ng ibang bansa na loko na. Mag-isip na tayo. Or mag-isip na kayo, kayo mga DBS makaabayan. Hindi pa po kaya ni Pepe Sara na maging presidente. Needs pa niya talaga ng more experience makaabayan. At saka sinabi pa nga niya doon sa dulo mismo na meron siyang scriptwriter makaabayan. Meron siyang scriptwriter. So ibig sabihin talaga dito, ang kanya mga speech, nagbabasa siya dito ng script. Kasi meron siyang scriptwriter eh. Unlike po kay BBM, na si BBM po dito ang gumagawa po ng kanyang mga speech makaabayan. Kaya nga, kung napapansin niyo po, na during po sa mga speech po ni BBM, magbasa man siya or hindi, alam na alam niya kung paano yun basahin or i-deliver makaabayan. Kasi nga, siya dito ang gumawa ng kanyang mga speech. Pero klarong-klaro, si Pepe Sara, meron siya mga scriptwriter makaabayan. Diba? Siya nga dito mismo nang sabi. Na ano na titingnan niya tinanong niya ang kanyang mga scriptwriter. So anyways, again, ulitin ko lang po, yan ba ang klaseng leader na inyong iboboto po this coming 2028 makaabayan? Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic, well, i-shatter mo natin. Nandyan po si Daisy S. Rensen. Hi to Evangeline Sanchez, Romana Sanchez. Hi to Liway Tanzo. Nandyan po si Texi Velia, Hemily Sabiniano, Noel Narcida, Moneth Borromeo. Hi to Erica Mabagmahal. Nandyan po si Angela Albina. Hi to Angelita Holsanger. Hi to Flaviana Avila. Nandyan po si Elizabeth Habihan, Lendalim from City of Lagan, Isabela. Hi to Emma Sarino. Nandyan po si Guadalupe Marquez, Zenny Paliliwaan or Paliliwanan, Elsie Adaman, Perlas ng Silanganan, Tinkerbell, and hi to Leonardo Estel Hierro. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung blank po ni Mike Abe makaabayan. Kasi nga, yung mga anti-Marcos, pati po yung mga pro-Kiboloy, tinira niya dito makaabayan. For more details, let's watch this. Sawa na ang tao sa paninira sa ating administrasyon at lalo't tigit sa First Family. Si Pangulong Marcos, kay First Lady Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, yung magpinsan ng mga anti-Marcos, pro-Kibuloy and Duterte followers, supporters, including bloggers. Kasi lumabas dun sa mga survey, kahit sinong mag-survey, mas madami na ang pro-Marcos kaysa sa pro-Duterte. Kasi nga, sa halos magdadalawang taon na, wala naman pong ginawang tulong ang kanilang grupo sa ating administrasyon kung paano pagandahin ang ating bansa. At sa halip, ang ginawa nila ay puro paninira, puro pagsilip sa mga negatibo, at yan ang inulutang nila. Pinagtutulong-tulungan nilang sirain ang ating Pangulo sa mga personal na mga bagay tulad ng pag-aakusang gumagamit ng bawal na drugs, pati mga biyahe na napakalaki na po nang naitulong sa ekonomiya ng ating bansa ngayon at sa darating na araw, kanilang sinisira, at yung ginagawa ng Kongreso sa paggawa ng mga batas na kailangan ng ating Pangulo, sinisiraan din ang leadership.
So dahil dyan, nagkabunga na ang kanilang paninira na sila ay mabawasan ng mga supporters. Dahil kung ikaw naman at ako'y naniniwala bilang tao, bilang Pilipino at nagmamalasakit sa ating bansang ito, kung ikaw naman ay tunay na Pilipino, bakit mo naman sisiraan ang pamahalaan? Obligasyon ng bawat Pilipino tumulong sa gobyerno para sa kabutihan ng bansa, sa ekonomiya, peace and order at marami pang iba. So, ayaw na ng taong bayan ang paninira sa ating administrasyon. Pagod na sila, pati mga overseas Filipino workers, dahil alam nila doon sa kanilang mga bansa kung saan sila nandoon. Doon sa ibang bansa na mauunlad, walang personalan na siraan. Issue lang pag eleksyon, after eleksyon, magkakakampi na sila. Dito sa atin, ginawa ng negosyo, ginawa ng hanap buhay ang paninira sa ating administrasyon sa halos 2 taon na. Kaya ang desisyon ng mga mamamayan, sila ay iwan. Hindi na sila suportahan. Sa halip, itong binabanatang gobyerno ni Pangulong Marcos at ang ating kasalukuyang pamahalaan ang kanilang sinusuportahan. So, aywan ko kung ano ang dating niyan at anong masasabi sa mga anti-Marcos o identify na pro-Kibuloy, pro-Duterte at pwede rin sabihin pro-China pa nga dahil wala silang suporta sa gobyerno para tuligsain ang China na nanghihimasok ng aagaw ng Pilipinas. Sabi nga ni Secretary Gibochodoro, hindi naman patitinag ang pamahalaan Pilipinas, hindi isusuko ng pamahalaan Pilipinas ang teritoryo sa West Philippine Sea. Kahit na alam nila at alam ng intelligence community at national security advisor ng ating bansa, ng ating Pangulo, na merong Pilipino na pro-China. Lutang na lutang naman yan. So dahil dyan, sa isyu ng China at politika ng ating bansa, ayaw na nila, kumakalas na sa mga pro-Duterte group at sumasama na sa pro-Marcos dahil ang Pangulo hindi niya binababa ang kanyang level sa ganitong usapan. Tuloy-tuloy lang ang kailang trabaho at yan ang kailangan ng ating bansa. Ay, di ba? Positibong-positibo yan. Okay? At kailangan. Itong mga investigasyon naman sa Kongreso at Senado ay hindi rin pinakikialaman ng Malacanang dahil alam ng Malacanang trabaho ng Kongreso at Senado. Di ba? Kaya yan po yung isa sa mga nakita nilang paninira at hindi matanggap ng matitinong Pilipino. Inuulit ko, kung ikaw ay matinong Pilipino, bakit sasama ka sa walang ginagawa o hindi paninira? At walang programa na pagsuporta sa kung paano pagandahin ang bansa. Mula ba nang mawala ang Duterte sa administrasyon? Minakita na ba kayong proposal mula sa kailang grupo kung paano tulungan ang naghihirap na Pilipino? Paano isalba ang ating problema, ang ating bansa? Wala. Puro paninira. Kaya may halong inggit o may halong personal dahil nga nawala na sila sa kapangyarihan, nawala na kung ano man ang sarap ng buhay nila na kailang ginagawa sa nakaraang 6 na taon. Okay? Ay kaya ko nababanggit ng Kibuloy kasi yung followers niyan at saka followers na Duterte, sila-sila rin yan eh. Ngayon, hinaluan pa nung mga vlogger. Yung dating yung mga vlogger ni Duterte, vlogger na rin ni Kibuloy. Sila-sila yon sa buwatan. Kaya nga, sa tingin ko, malabo na talagang maibalik pa ang prangkisa ng SMNA na yan dahil tuloy-tuloy ang kailang batikos. Sila ang may kailangan pero sila ang bumabatikos sa gobyerno. Nagmamatigas pa. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. Paano naman ibabalik ang prangkisa? Kaya nga, tapos na sa Kongreso yan, third and final reading, talagang ibinasura na ang prangkisa nila. Until now, kung makikinig kayo sa kailang social media, wala pa nga sa TV sila at wala sa radio, puro batikos pa rin. Wala kang makitang positibo. So, kaya nga itong Senado sa pagbabalik, after recess ay ating bantayan. Kung kanila bang gagalawin, sila ba'y maninindigan din na tuluyan na ang prangkisa ng SMNA under Kibuloy or kanilang haharangin yung third and final reading na tinapos ng Kamara. Iyan ang aabangan. Marami pa. Kasi nga, alam mo, sa common sense lang eh, pag ikaw ay may kailangan sa gobyerno, dapat
sumuporta ka sa gobyerno o lumapit ka sa gobyerno or dapat sumunod ka sa mga batas at regulasyon ng gobyerno. Pero ito kasing SMN at kanilang grupo, mga vlogger at followers, karamihan nga sa mga followers niya, yan yung mga basher at troll. Yan naman ho mga social media nila, yan ang patuloy na bumabatikos. Ay paano ka naman papansinin ng gobyerno? Paano ibibigay ng gobyerno ang inyong kailangan kung puro batikos kayo? Wala na ngayong prangkisa kayo, suspindido na nga kayo, bumabatikos pa. Sa palagay nyo, ibabalik ng National Telecommunication yung pagsuspindi, indefinite sa inyo. Malamang tuloy-tuloy na yan. Lalo pa nga, tapos na ho sa Kongreso ang inyong prangkisa. Wala namang Kongresman mag-i-sponsor sa susunod na mga araw siguro para bumalik kayo dahil nga pinake news nyo ang Kongreso. Binanatan nyo ang Kongreso. Paano kayo bibigyan? Diba? Ang hirap eh. Kasi nga ang dating nila, sila yung hari-hari. Sila ang dapat masunod. Sila yung tama. Ay, hindi pwede yun. Merong gobyernong matino ngayon. May gobyernong sumusunod sa rule of law. Yan ang iiral. Kaya sinusuportahan na sila ng taong bayan. Tama yung lumalabas sa mga survey. Mas marami na ang pro-Marcos, pro-administration kaysa sa anti-Marcos. Kasi nga kung sasama ka sa mga anti-Marcos, parang hindi ka Pilipino na may malasakit. Pangalawa, wala ka namang makukuha dyan. Gagamitin ka lang. Ah, dahil antay sila sa kailang galawan. Kung mag-pro-Marcos ka, makakatulong ka sa ekonomiya, makakatulong ka sa katahimikan ng bansa, makakatulong ka sa maaaring mga walang hanap buhay. Dahil kung pro-administration ka, magbabayad ka ng tamang buwis. Susunod ka sa mga batas o di hindi ka na problema ng gobyerno. Pero kung anti-Marcos, malamang yung iba nga dyan, hanggang ngayon, minagtatago pa. Ayaw kilalanin ang mga batas. Yun sila. Ganon ang pagkatao nila. Oh, di ba? Pinulbos ni Mike Abe, mga kabayan. Binulbos ni Mike Abe itong mga pro-kibuloy na mga vlogger, lalo na si Kibul, mga kabayan. Duwag naman kasi. Kasi alam niyo po, yung goal talaga dito ng mga anti-Marcos, yung mga DBS na mga support ng mga kabayan, wala naman ng iba. Gusto lang talaga dito na sisiraan po ang, ano, ang Marcos admin. Gusto lang sisiraan po dito yung ating gobyerno at ayaw talaga nila na makita po na aangat ang gobyerno natin, ang kinamay natin, under po ni PBM, mga kabayan, or under po ng Marcos administration. Masakit ho yan sa kanilang mga mata, masakit ho yan sa kanilang mga pandinig, mga kabayan. Ayaw nila. Kasi gusto lang po nila dito na angat po ang Pilipinas, doon po dinala po ito ng mga Duterte. Ayaw nila ng mga Marcos, mga kabayan. Na instead po ang kanilang gagawin dito, magtulungan. Kasi nga kapag dito ang gobyerno natin, sisiraan natin, papangit kasi yan, ang imahe po, doon po sa ibang mga investors from the other country, mga kabayan, sisiraan talaga nila yan. So diba, dapat tutulong sila dito? Kasi nga kapag maging successful po itong si PBM, magtagumpay po ng kanyang mga plano sa pagiging presidente, aangat po ang buhay ng mamayang Pilipino. At kasama po lahat ng mga kulay, mga kabayan. Walang green, walang yellow, walang pink, walang red. Lahat po kasama ho yan. Kasi nga, angat ang Pilipinas, well, tayo po yung mga Pilipino. Pero ang problema dito ng mga DBS, pilit nang pinagbabagsak po ang ating gobyerno, mga kabayan, pati po ang bansang Pilipinas. Okay, so before na mag-jump po, isa-tama muna natin. Hi to Evelyn Garcia, nandiyan po si Eva Atienza na nasa Dubai. Hi daw sa kanyang anak na si Alvin. Hi to Maria Fumuto, nandiyan po si Rodolfo Rabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Jeriel and Jimboy of Cute Cebu City. Hi to Celine. Hi to Efren Oson, Shannon Reyes from Mindanlupa City. Nandiyan po si Presentacion Bihar, Ninita Floro. Nandiyan po si Lerma Sondita from California, USA. And hi to Brian Baltasar. Okay, so ipapakita ko na sa inyo o ipaparinig ko na sa inyo yung ano yung recorded audio nito po ni Kibuli, mga kabayan. Nakakatawa naman kasi ito. Bakit? Kasi halos talaga ito, puro lang po paninira, halos ito lahat po kasinungalingan, mga kabayan. At saka inakusahan niya si PBM na nakipagsabwatan daw sa mga kano, mga kabayan. Napakayabang nito ni Kibuloy nung wala pa siya dito na ano na, mga kabayan, yung wala pa siyang warrant of arrest. Yung napag-usapan pa lang dito, yung kanyang issue doon po sa Senado, sa Kongreso, na kung saan ang yabang talaga. Sabi pa nga niya, kapag lalabas na daw, itong warrant of arrest o makaroon siya dito ng warrant of arrest, haharapin niya daw, mga kabayan. Pero ngayon, bakit bumalintong? Bakit nag-iba yata ang ihip ng hangin? At saka ayaw niya nang harapin, makabayan. Bakit niya dinadamay dito yung Amerika? Kasi kapag sasabihin mo po dito ng Amerika, makabayan, ang ibig sabihin, binigyan siya dito ng pansin po ni Biden
na alam niyo makabayan, ang kanyang kaso kasi dito, ang gusto na nitong ano, gusto niya tong humabol sa kanya yung po naghabla sa kanya makabayan. Yung kaso niya doon po sa US. At saka doon po na, ang humabol sa kanya dito ay hindi po si Biden. Bagkos ang humabol sa kanya yung pong Department of Justice doon po sa Amerika makabayan. Pati po yung mga korte natin diyan sa Pilipinas kasi nga tinutulungan dito at gusto talagang pasagutin itong si Kibuloy doon po sa mga akusasyon po ng mga witnesses makabayan. Yun po ang gusto ng korte dito at wala pong planong gorgorin ito pong si Kibuloy. Pwede na nga siya na gorgorin makabayan. Ipagorgoro siya. Siya ba dito'y terorista o siya ba dito'y security concerns? Hindi naman security concerns ito si Kibuloy. Gusto na po itong pasagutin po itong si Kibuloy makabayan. Doon nga sa US, takot na takot kasi siya kasi nga baka dalhin siya doon sa US at baka daw siya ito'y gorgorin makabayan. Hindi man niya alam na pati nga yung ano yung napansin niyo ba yung mga terorista makabayan. Even doon yung mga terorista, yung mga grabe po na mga kriminal doon sa US, hindi naman pinapapatay yun. Bagko sila po ito'y pinapasagot makabayan. So kapag sila guilty, well, kulong ho sila. Katulad po niyan, gagawin dito kay Kibuloy. So kapag guilty dito sa Kibuloy, siya po'y makukulong doon sa US at hindi siya gurgurin makabayan. Nag-hallucinate ng itong si Kibuloy. At para matindihan natin, let's watch this. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito na apat ng taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pumunta sila ng bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang Karian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabuat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at hinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA. At hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya nung December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan, ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang
at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw-araw at gabi, gawa po ng mga puti yun. O, pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo, yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yun na legal sapagkat magiging matagal daw. Ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos, ang kanilang playbook, ginawa na kuhaan, kukunin, o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro rumorun lang po yun. Pagkatapos, ako pilit nila akong pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. E sa sarili ko ang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contempt ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan, pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus ng mga hearing na yon. Bakit po? Isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. Ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika at dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Yan po ay playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehiming Marcos. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko.
Oh, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingyalam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingyalam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Oh, bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, eh gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Eh malabo nang mangyari yun, eh, kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. And hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha, at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, eh hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako i-manhunt niyo tulad ng sinasabi niyo na para bang ako ay talagang kriminal, hindi naman ako drug lord, hindi ako sumisinghot ng drugs, hindi ako drug lord, wala ko diyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan, tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito namang bayar ang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, aba, nandun kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinober. Pagka mabuti, wala kayong kinukover. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Kaysi, masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry ha, media, kasi may media rin kami, ang SMNI. Hindi niyo mabili yan eh. O, ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi niyo mabili. O, ngayon, maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino pa man sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple po mga kasong yan, lalo na puro mga sinwaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasa kamay ako ng mga puti, magiging Claro M. Recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, i-announce sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung i-manhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan,
Yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa, na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito, kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, huwag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, huwag lang mangingialam sapagkat nagkasabwatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili, bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinuna ng katarungan, kinuna ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang ama at naway. Umiiyak rin pala yung appointed son, mga kabayan. Sa appointed son umiiyak. Alam niyo po, talagang tanga at bubo na lang ang maniniwala dito. Ang dami niyang sinasabi, mga kabayan. Siya nitong may kasalanan. Siya po dito yung inakusahan. Siya nito may ginawa pong kabulastugan, kalasuhaan. At saka ipinahamak niya rito yung mga ano, yung kanyang mga followers, ang kanyang mga membro, mga kabayan. Magre-reklamo ba sila kung walang ginawa itong si Kibuli sa kanya, mga kabayan, o sa kanila? Diba? Tapos siya pa rito yung may gana, nagbigay rito ng kondisyon, requirements para po sa ating mga otoridad. Gunggong talaga eh. Kung siya rito'y appointed son of God, bakit siya matatakot, mga kabayan? Kung siya dito ay walang ginawang kabulastagan at siya po dito ay sa feeling niya o sa tingin niya na hindi siya guilty, bakit ayaw niyang harapin dito ang kanyang mga kaso? Simple as that. Talagang ano, talagang binibigyan lang dito ng anong confusion yung mga tao, mga kabayan. Ang gusto niya dito na makuha niya yung simpatya ng ibang tao. Eh siyempre, kapag maniniwala ka doon, isa kang tanga, mga kabayan. So bakit siya matatakot? Inandyan naman po si Senator Bato de la Rosa, mga kabayan. Di ba napahayag dito ng ano, ng suporta, or napahayag dito na maging personal niya na security itong si Bato, mga kabayan? So ano ba yung sabihin? Wala siyang tiwala ito kay Bato? Kaya nga itong si Bato, makaabayan, siguro napuno na po, kaya nilaglag niya. Ang sabi niya dito, sabi po sa balita, Bato advises Kibuloy to face charges. Senator Bato de la Rosa advises fugitive Apollo Kibuloy to surrender and face the charges against him for alleged abuses and human trafficking. Sabi niya, mayroon tayong hustisya, sana harapin niya para matapos na yung gulo na yan. He has no choice. So siya po rito ay nilaglag, mga kabayan. Well, siguro napuno na po itong si Bato kasi nga hindi dito nirespeto po ni Kibuloy ang ating batas, mga kabayan.
Diba? So, any thought? How about your reaction, your suggestion, or comment dito po sa ating mga topics na pinag-uusapan ng araw, kababayan? Feel free po to comment dyan sa ating comment section at sa babasahin ho yan mamaya ni Sir Ivan. At syempre, yan po din nakalap na mga balitang yung araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! At before natin tatapusin ating programang yung araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa Langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na,